Bakit tila ba wala ng katapusan ang sigalot sa pagitan ng Palestine at Israel? Sino ba talaga ang may karapatan sa bansa? May nagsasabi na mga Hudyo daw, at may nagsasabi naman na dapat sa mga Palestinians. Heto ang short story na pinagmula ng gulo ng dalawang angkan base sa aking research. Ibig sabihin pwede kayo maniwala at pwede rin kayo sasalungat depende sa research nyo. Ang buong bansa ay dati itong tinatawag na Palestine noong unang panahon, ibig sabihin walang pangalan na Israel, pero kinalaunan tinawag naman itong Kingdom of Israel. At kinalaunan, tinawag naman itong Land of Canaan. Dito palang alam mo nang magulo ang situation sa bansa, dito nagsimula ang komplikasyon ng kasaysayan. Sa paniniwala ng mga Israelitas, ay ang bansang Israel daw ay ang tinatawag na Promised Land. At sila ang the chosen people. Kaya sila ang may karapatan sa bansa. Bago matapos ang 19th century, ay lumaganap na ang tinatawag na Zionism. Ito ay paniniwala na kailangan makabalik ang mga chosen people sa Promised Land, which is ang Israel. Sa nakaraan 35 century, ilang beses nang nabuwag at nasakop ang Israel at mga Hudyo. Una yon Babylon 500 BC, at noong Roman Empire 70 BC, sa panahon na yan halos wala ng Hudyo sa bansa, at mga Palestinians na ang dumarami at naghari. Noong 1900, ay halos lahat ng nakatira sa Palestine ay mga Muslim na nasa 500,000, at sumunod ang mga Christian na nasa 63,000, at meron lang 23,000 na mga Jews. Matapos matalo ang Ottoman Empire noong World War I, ay napunta sa Great Britain ang Palestine ng mahabang panahon, pero dinaglaon gumawa ng resolusyon ang Britanya na bigyan ng lugar ang mga Israelita sa Palestine, kaya nakabalik sila sa bansa. At unti-unti na silang dumarami pagkatapos ng World War II. Noong 1947, pumasa ng resolusyon ang United Nations na Resolution 181 na mahati ang bansa na may Jewish state at Arab state. Simula noon palagi nang nag-aaway ang dalawang panig dahil hindi sila magkasundo sa territory, pero palagi ang Israel ang nananalo sa laban, kaya noong 1950, hinasa ng Israel ang Law of Return, na ang ibig sabihin at kung sino man ang may Jewish heritage saan man panig ng mundo ay pwedeng nang manirahan sa Israel, at lalo naman nagagalit ang mga Palestinians dahil unti-unti nang nababawasan ang kanilang nasasakupan. Ang population ng Israel noong 1948 ay nasa 800,000 lamang, pero sa kasalukuyan ay nasa 9.3 million na sila. Dahil sa maliit lamang ang bansa, at para magkasya pa ang mga Hudyo, nag-expand ng settlement ang Israel sa mga lupa ng mga Palestinians, na lalo pang ikinagagalit ng mga Palestinians, particular ang Hamas na tinuturing na bayani ng mga Palestinians. Sa katunayan, ang United Nations ay nagbabala na noon pa sa Israel na itigil ang expansion ng territory dahil labag ito sa international law, pero hindi sumusunod ang mga Hudyo dahil sila naman daw talaga ang the chosen people na may karapatan sa Israel, kaya hanggang ngayon di matapos-tapos ang gulo. Bawat panig ay may karapatan naman kung iisipin, pero ang pagmamalabos ay ibang usapan na yun. Kayo na lang ang humusga kung sino ba talaga ang may karapatan or dapat bang maghati na lang sila. Comment down, hanggang sa muli, maraming salamat.